What's up mga higala? It's been a while, hindi tayo nakapag-vlog, no? Actually, wala akong plano mag-vlog sa moment na to. Kaya napansin nyo ang ating video ay mga maliliit kasi hindi ko na i-landscape ang camera. Kasi yung plano ko, hindi ako mag-vlog. Pero lately, napag-isipan ko na i-upload ko na lang dito sa aking YouTube channel para naman maano natin yung documentary, charot. documentation. So, ayun na nga guys, for today's video ay pupunta tayo sa kanilang Hong Kong Flower Show 2023. So, actually, late na to na i-upload ko dito sa aking YouTube channel kasi ngayon ko lang talaga siya naisipan na i-upload. So, ganito na nga siya. Napakaraming tao na umattend dito kasi after 4 years mula nung nag-pandemic, ngayon palang bumalik ang kanilang event na ganito. At syempre, kaabang-abang naman talaga ang kanilang event kasi maraming magagandang decoration. Dito natin makikita ang mga iba't ibang klaseng bulaklak, halaman, at saka yung mga creativity ng bawat district nila dito sa Hong Kong. At ayun na nga, kita nyo naman, di ba? Ang galing nila, napakagaling. Sunflower yan, at saka chrysanthemum, yan, ginawa nilang butterfly, lavender, ginawa nilang butterfly, and then, yung sa katawan, ginawa nilang bee. Ang galing nila, napakagaling. Nakaka-amaze talaga ang kanilang mga napaka-artistic, ba ganun? Napaka-talented nila. Ito, ibang ibang district. Napaka-sarap sa mata kasi makulay ang iyong paligid pagka dito. Yun nga lang, ang daming tao na siksikan, paunahan. Kung magpapapicture ka, hindi mo na yan, si Auntie humirit. Humirit siya sa papa-aura dun sa kunyari may frame, o diba? Ang ganda talaga ng nila nito, dito, kanilang mga flower formation, ganun. Yun na nga guys, at marami pa ang iba. At hindi lang naman halaman ang meron sila dito guys. Ang display nila dito, maliban sa mga magagandang bulaklak, tulad nito, ito, napakaganda, ito isa sa mga paborito ko. Meron din sila dito ang tinatawag na Mikos Mikos. Alam nyo yun kung ano yung Mikos Mikos? Ito, ganyan ang Mikos Mikos. Diba? At ito, napakaganda, mamahaling mga bulaklak daw yan, pero hindi ko alam. Dito ko lang talaga nakikita ang mga ito nung nandito na ako sa Hong Kong. Muna sa loob ka, abala yung mata mo sa kakatingin ng mga klasik-klasing bulaklak. Lahat na klasing bulaklak yata na hindi ko nakikita sa Pinas ay nandito na. Yeah. And then, maliban dyan, yung bulaklak pa, ginagamit nilang yun ang ginagamit nilang pang frame, pang forma ng mga ganito, tulad nito. Ito, parang Ferris wheel yan siya, pero ang form nila is, yung ginamit nilang materials is mga bulaklak, o diba? Nalanta na nga lang yung iba kasi pang na ngayon pang apat na araw na mula nung nilagay nila yan, o diba? Kita nyo, puro halaman ng mga, puro mga bulaklak ang nilagay nila dyan. Yung brown, siya, yung green na mga dahon lang ba na tapos ngayon nalanta ganyan. And ito naman ang kanilang mga orchids, 'di ba? Iba-ibang mga orchids. Napakaganda. Napakahaba ng mga bulaklak sa kanilang ng mga orchids nila dito. And yeah, it's really everything is beautiful. Nakaka-amaze talaga. Gano. Oh, 'di ba? Ito yung display nila dito is by district ng Hong Kong. At maliban dyan, may sumali din, may international competition din sila. Sumali dito ang Thailand, Indonesia, China, Philippines, of course. And ang napakaganda kasi nakaka-amaze yung dinala ng ang nirepresent ng Pilipinas.
yung ano, Pahiyas Festival ng Quezon. O di ba? Ang ganda. And then yung ano pa nila sa competition, nanalo ang Pinas. Nanalo ang Philippines, guys. So napaka ano, nakakaawis kasi sa dami ng mga nag-display doon, ang Pinas nanalo sila kasi napaka-unique ng ating presentation sa show nilang ni inilahad sa taon na to. So ang saya-saya nung nalaman namin na ang Pilipinas ay nanalo sa kanilang international competition sa kanilang flower show, 'di ba? Ang saya. You got me so stellar.